We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang umaga! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Jesse Cruzat. Abangan! Pader ng isang sementeryo sa Batangas City, gumuho. Ilang buto ng mga yumao, nagkalat. Ilang estudyante na stranded matapos umapaw ang spillway sa Baungon, Bukidnon. At guro sa Camarines Sur, naglilibot sakay ng kanyang pedicab para magturo sa mga estudyante. Alamin ang detalye ng mga balitang yan mamaya. Inisyal na danyos ng bagyong Karding sa sektor ng agrikultura sa Nueva Ecija umabot na sa 3.2 billion pesos ayon sa provincial government. Habang 15 million pesos na halaga ng danyo sa agrikultura na itala naman sa Bicol Region. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi lubos maisip ng magsasakang si Minda Dayaw kung paano makakabangon mula sa pagkadapa ng kanyang kabuhayan. Isa na namang dagok sa kanya bilang magsasaka ang pinsalang iniwan ng bagyong Karding matapos padapain ang kanyang 15 ektaryang palayan sa Barangay Tabon, San Isidro. Pilit niyang isinasalba ang mga nabasang pananim. Malaking bahagi ng kanyang palayan hindi na umano mapapakinabangan dahil lubog pa rin sa tubig ang mga pananim na palay. 15 hectares yan, nakita nyo naman sa likod, kung nakita nyo sa likod, wala na, wash out talaga, wala na siyang laman. May laman man siya, hindi mo na makukuha gawa ng tubig. Kalubog sa tubig eh, tumataas pa yung tubig, hanggang ngayon hindi naman humuhupa yung tubig. So wala na talaga, as in zero kami. Base sa initial assessment ng Provincial Agriculture Office, umabot na sa 3.2 billion pesos ang halaga ng danyo sa agrikultura dahil sa hagupit ng bagyong Karding. Patuloy ang monitoring ng PDRRMO at Provincial Agriculture Office sa mga palayan na lubhang napinsala ng bagyo. May mga area pa rin, lalo-lalo na po sa District 4 of Nueva Ecija, na underwater po yung palay. So hindi pa po namin may account kung what i-gigit na siya as 100% loaded. Pilit isinasalba ni Mang Armando ang mga ani niyang palay na sinalanta ng bagyong Karding sa Barangay Poblasyon Baler Aurora. Swerte na raw kung maibenta niya ito sa mga palay trader ng 10 piso kada kilo. Ngayon nga po ang nangyari ay walang mga inani dahil gawa po ng kuwan bagyo. Umahangin po talaga, buti nga po sa taas kuman yung hangin po. Sa inisyal na datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa mahigit 76 na milyong piso ang naitalang danyos sa sektor ng agrikultura. Karamihan sa mga pananim nakatakda na sanang anihin sa Oktubre, pero may ilang magsasaka rin na nakapag-forced harvest bago manalasa ang bagyong Karding. Kung ano po yung pwede naming itulong, lalong-lalo na po doon sa mga naapektuhan ng mga kababayan namin,
Yun po, unahin po namin matulungan sila na maitayo po agad yung kanilang mga kabahayan na mga nasira po. Matapos manalasang bagyong Karding sa malaking bahagi ng Luzon, isa sa mga lugar na naapektuhan ang Bicol Region. Base sa inisyal na assessment ng Department of Agriculture Regional Field Office, aabot na sa mahigit 15 milyong piso ang pinsalang iniwan nito sa sektor ng agrikultura. Mahigit 200 na mga magsasaka ang apektado, habang 25 na mangingisda naman sa fisheries sector. Patuloy ang ginagawang assessment para sa iba pang lugar sa rehiyon na naapektuhan ng bagyong Karding. Nakikipag-coordinate na din po kami sa mga local government units na naapektuhan, and patuloy po yung ginagawang damage and need assessment and validation po ng mga damage na ito. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV. Mahigit 1,000 kabahayan sa dalawang isla sa Bordeos, Quezon, winasak ng bagyong Karding. Mga residente humihingi na ng tulong para sa pagpapagawa ng kanilang mga bahay. Para sa iba pang detalye, mga kasama natin live si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Andrew? Jesse, makatindig balahibo nga yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga residente doon sa Barangay Carlagan, sakop ng Bordeos, Quezon. Alam mo, Jesse, isa yung islang barangay na ito sa mga sinalanta ni Bagyong Karding nung manalasa dito sa Pulilio Group of Island. Jesse, sa pakikipag-usap natin sa mga residente, inamin nila na nawawala na sila ng pag-asa. Hindi pa dumadaong ang sinasakyan naming bangka, tanaw na ang pinsalang idinulot ni Bagyong Karding sa Barangay Carlagan, Bordeos, Quezon. Bumungad sa news team ang wasak na mga bahay, tanggal na bubong, tumbang mga puno at sirang eskwelahan. Maging ang bagong covered court sa lugar, hindi nakaligtas sa bangis ng bagyo. Pansamantalang ginawang tirahan ng pamilya ni Nanay Violeta para sa 5 anak ang dampang ito. Napakahirap lalo na po sa aking mga anak. Gabing mga anak kong di alam po sa paano kami tatayo. Sa tagal po ng wala namin nangangala nangyari sa amin ito. Ay, kung makakahingi lang po ng tulong kahit kanino din yan. Anong gusto mong tulong? Sana makakano ka po ako. Ano po? Pag-aaral kahit kung paano. Tulong din ang hiling ng ilang mga residente. Hindi ko na po sira alam kung saan na po kami magsisimula. Kami mag-iina. Sana naman po matulungan po kami kahit sino dyan makakatulong sa amin. Talaga po ngayon lang po lumating sa amin itong gano. Ang ibang residente nagkukumpuni na ng nasirang bahay at bangka. Napakahalaga po dahil po pangunahin namin panghanap buhay talaga. Mahingisda po kami ay. Napakahalaga po sa amin yung bangka. Sa tala ng barangay, mahigit 400 bahay ang nasira, 600 pamilya ang direktang apektado. Talaga ang kailangan po namin bukod dyan sa mga relief goods na dumarating ay yun pong pangunahing masisilungan. Yero, pako, yung plywood, yung mga ganyan na pwedeng madali ang magawa. Ayon sa pamunuan ng barangay, plano na nilang gawing tourism destination itong Barangay Carlagan dahil nga sa taglay nitong malaparaisong ganda. Pero dahil daw sa pinsalang idinulot ni Bagyong Karding dito sa lugar, mukhang malabo na daw itong mangyari. Solar power ang supply ng kuryente sa lugar. Wala ding supply ng malinis na tubig. Kaya po yung iba nagtsatsaga po na kung anong makuhang tubig kahit po medyo maalat-alat dahil po nasa isla, yun na po ang iniinom nila. Kaya po binabantayan din namin yung mga pagkakataong baka po mayroon pong lumabot po ang dumi o kaya po isaktan ng tiyan. Ang nais mo natin na siguraduhin ay meron po tayong sapat na pagkain, masustansya, meron hong malinis na tubig na inumin, yung kalusugan din po sa pag-iisip, yung mga na-traumatize o yung may post-traumatic stress, sana rin po makita ho natin at maagapan natin. Jesse, sa ngayon ay nandito na tayo sa bayan ng Panukulan, isa pa sa mga lugar na sinalanta ni Bagyong Karding dito sa Pulilio Group of Island. Kanina ay nandito si Governor Helen Tan at nagbigay na siya ng ayuda para sa mga residente. 3,000 para doon sa mga partially damaged at 5,000 naman para doon sa mga bahay na talagang totally damaged. Bagamat may pondo ay nananawagan pa ito ng dagdag na pondo sa national government at nanawagan din na
sana daw ay maibaba ito agad sa kanila dahil napakalaking hamon daw ng pagdadala ng ayuda para doon sa mga residente dahil yung talagang mga apektado na mga residente ay nakatira doon sa mga islang barangay dito sa Pulilio Group of Islands. Jesse. Maraming salamat at mag-iingat kayo riyan, Andrew Bernardo. Dumuho ang pader ng isang sementeryo sa Batangas City. Ilang nicho naman ang nasira bunsod ng naturang pagguho. Detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sira-sirang mga nicho, mga nagkalat na buto ng yumao at malalaking tipak ng gumuhong pader. Ito ang bumungad sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa isang sementeryo na sakop ng Barangay Kumintang Ibaba, Batangas City. Ayon sa CDRRMO, gumuho ang pader dahil sa paglambot ng lupa bunsod ng naranasang malakas na pag-ulan. 5 bahay ang partially damaged matapos mabagsakan ng gumuhong pader. Isa na rito ang bahay ni Namang Ariel. Sabi ko ay wag muna silang pumunta dahil malakas ang ulan, mabababad ang tubig yung pader, baka ako gumuho. Pagkasalita akong ganyan, may lumagetekta doon sa aming bubong. Kasi nakita ko yung bubong namin parang natagilid na. Sumigaw na ako ng tumakbo na silang palabas. Agad namang rumesponde ang mga opisyal ng barangay at inilikas ang ilang residente. 12 po yung nasa ating evacuation center, nakatao 4 na pamilya po. Yung isa pong pamilya ay doon po sa kamag-anak pumunta. Ang isang kaanak ng yumao agad nagtungo sa lugar upang alamin ang sitwasyon kung saan nakalibing ang mahal sa buhay. Dito tumambad sa kanya ang gumuhong nicho ng kaanak. Sa tabi nito, nakita ang ilang buto ng tao. Pero hindi sila sigurado kung buto ito ng kanilang yumao na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila. Kinawagan namin ng City Engineering to offer assessment yung kanilang recommendations. Sinawagan din namin si City Health Office sa part naman ng sanitation kasi may mga cadavers tayo doon. And tinawagan din natin yung management, yung simbahan natin dito for proper disposition and makontakt. Unang-una is yung mga kamag-anak ng mga nicho or mga patay natin na napasama sa pagguho. Kailangan matanggal yung mga cadavers doon. Ako si Denise Abante para sa GMA Regional TV. Cagayan de Oro City at ilang lugar sa Baungon, Bukidnon nakaranas ng pagbaha dulot ng malakas na ulan. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Tubig baha na halos hanggang baywang ang taas ang rumagasa sa Cugban Public Market sa Cagayan de Oro City. Martes ng hapon, epekto ito ng malakas na buhos na ulan sa lugar. Ang ibang residente at mga motorista ay pinilit na suungin ang mataas na tubig baha. Kwento ng tindera ng isda na si Nicole Angelo, nadulas siya habang pinipigilan niya na maanod ang kanyang mga paninda. Kaya malaking perwisyo ang baha sa kanilang kabuhayan. Dirimang good ko, nagtungtong manapugong sa lamisa. Tungod sa kakusog sa pressure sa tubig, happy ko manod. Kasi nabasa na gito pagka anod. Ganito rin ang naranasan ng vendor na si Dora Nagyo. Agad nilang itinabi ang kanilang mga paninda dahil sa baha. Ang ako lang sir, kung asa ako lang, okay lang ang sahinga na. So, ang kining kwan mag usapong lik mong kutyo mo, bara mag usahay din ha, bara na nga. Sa Barangay Indahag, nakuhanan din ng video ni Christina Yap ang pagtaas ng tubig baha sa lugar, bunsod pa rin ng malakas na ulan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, walang naitalang casualty sa nangyaring pagbaha dahil daw ito sa mas pinaigting nila na koordinasyon sa mga Barangay Disaster Risk Reduction Team. Kaning mga dyang areas po, ang mga tributaries po dani sa itong mga lungsod sa Bukidnon, wala man tayo mga water level gauges pa diya. Ang rain gauges na may naka-establish pa sa karon diya. Samantala, sa Baungon, Bukidnon, tumaas ang level ng tubig sa sapa ng Sityo Mando, Barangay Imbatog. Kaya hindi na madaanan ang spillway sa lugar at na-stranded ang mga residente at mga estudyante. Agad namang rumisponde ang MDRRMO para tutukan ang sitwasyon at siguraduhing ligtas ang lahat. Dahil sa insidente, plano ng LGU na magpatayo ng tulay sa lugar. Ayon sa PAGASA, ang naranasang pag-ulan ay dulot ng localized thunderstorms. Ako
si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated hiling na gawing mandatory ang pagsusot ng face mask kahit sa open spaces. Yan ang tinutukan ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kasunod ng muling pagtaas ng COVID-19 cases sa Pilipinas, umapela ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated sa mga residente na ipagpatuloy ang pagsusuot ng face mask lalo na kapag nasa pampublikong lugar. Sa datos ng Department of Health, unti-unti nang tumataas ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kung saan umabot sa 17,891 ang naitala mula September 19 hanggang September 25 ngayong taon. Ayon sa FAPI Western Visayas Chapter, hindi dapat maging kampante ang publiko dahil nandyan pa rin ang banta ng virus. Nagtataas ang cases pero ang mga bed utilization is not that as many compared to before sa mga Delta 2 ang Aimbala. However, I think we have to consider na pinagbalalik na ang schooling. Tapos I think ang tao nagaguluwa naman, mobility damo na ang nagagawa. So makita mo nga iba no, ay manggit ka face mask eh. Kay thinking okay na. So ang sa amon siguro ng mga healthcare workers, ng mga hospitals, I think we should not be complacent na okay na. Pwede aragyapon ang COVID-19 eh. Sangayon naman ang ilang residente na ibalik ang mandatory wearing of face mask. Kung sa maglakat ka bla, hindi ka manipon sa baba mo mo na bla. Daw kalma ka lang pala tapos daw ano kagis ako galingon mga okay. Ang face mask eh, kay te protection mang yapon sa aton nga ano bla sa aton lawas eh para nga isa magsalamot sa tao. Matatanda ang naglabas ng kautusan ng Office of the President na voluntary na lang ang pagsusuot ng face mask kung nasa open spaces. Kasunod nito ay naglabas din ng executive order ang ilang local chief executives na optional na lang ang paggamit ng face mask kapag nasa labas o open spaces. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV. Bala ng airgun bumaon sa ulo ng isang 13-anyos na bata sa Talisay City sa lalawigan ng Cebu. Kung paano ito nangyari, alamin sa report ni Femmarie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dumulog sa tanggapan ng pulisya ang pamilya ng isang 13-anyos na bata para i-report ang insidente ng pamamaril matapos bumaon sa ulo ng bata ang bala ng isang airgun. Sa imbestigasyon ng kapulisan, napag-alaman na ang biktima kasama ang isa pang bata noong September 23 ay galing sa tambakan ng mga scrap metal sa Purok Sambag, Barangay San Roque sa Talisay City. At pumasok ang dalawang bata sa kalapit na pribadong fish pond para mamingwit. Pero nakita sila ng apo ng caretaker. Ano siya nakita na mga minors na sad, ganisulod sa ilang property. Mga ito nga na siya ay toy gun. Airgun na yung gigamit, ihanggi pabutan o mego ang ulo aning mga minor sad nga nanulod sa ilang property. Ang statement sa ato ang na-rescue is napasalba na siya, unintentional ang ihang pag-igo. Ayon sa GadFocal person ng barangay, mentally challenged ang 16-year-old na suspect. 16 years old ang kuan, so kana sila, kana siya, daganin na siya kaso na. Pero ang mua lang kay i-advise na namo siya kay murag na amagod siya murag kanang matawag na to nga kuan nga iya habang panghuna-huna banga dali ra kayo siya maglagot. Akong advice sa lolo nga kanang ipalayo lang ang mga di gyud maayo ba kay okay, dali ra kayo malagot. Sa follow-up operation ng kapulisan, una nilang ni-rescue ang 16 years old at itinurn over sa Talisay City Social Welfare Office. Kinumpiska din ang airgun at mga bala nito na pagmamay-ari ng lolo. Sa ngayon, hindi pa maoperahan ang biktima habang namamaga pa ang bahagi ng ulo nito kung saan nakabaon ang bala. O, dili pa man to siya operahan kay nagburot pa man ako. Ipa, tumar pa siya og tambal para dili na makuha ng iyahang
nagkuan na, manggod siya. Oo, namanggay kuan ang iyahang ulo. So nasood yun ang pilit sa iyahang kuan. Pero according sa doctor, ma'am, di rin naon ko kayaw? Oo, di rin naon ko kayaw. Nakahanda namang tumulong ang local government unit ng syudad para sa gagawing operasyon. Ako si Femarie Dumabuk para sa GMA Regional TV. Truck na nag-overtake sa isang kotse sumadsad sa gilid ng kalsada sa Lemery, Batangas. Sa CCTV footage, makikita ang pag-overtake ng truck na ito sa isang puting kotse hanggang sa nagdire-diretso at sumadsad sa gilid ng kalsada. Ayon sa MDRMO, madulas ang daan bunsod ng pag-ulan, kaya nawalan umano ng kontrol ang driver ng truck. Maswerte namang hindi nahagip ang babaeng naglalakad lang sa gilid ng kalsada. Mga sugat naman sa tuhod ang tinamo ng driver ng truck. Paalala naman ang mga otoridad sa mga motorista, magdahan-dahan sa pagmamaneho, lalo na at madulas ang kalsada. Meron pong isang sasakyan na nag-overtake siya. Pag-overtake niya po, medyo madulas po yung daan. Kaya dumula siya, nag-slide, papunta sa tabing daan. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Kasabay ng selebrasyon ng Teachers Month, isang guro mula sa Bulacan, Marina Sur ang inspirasyon ng hatid ngayon dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo. Matyaga kasi siyang naglilibot sakay ng kanyang pedicab upang turuan ang mga bata sa kanilang lugar. Kilalanin natin siya sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Edukasyon ang isa sa mga paraan para labanan ang kahirapan. Kaya ito ang naging prinsipyo ng guro na si Jomar Haravata ng Bayan ng Bulacan, Marina Sur. Ngunit simula nang magkaroon ng pandemya noong taong 2020, nakita ni Jomar ang pagkauhaw ng mga mag-aaral na matuto dahil isa sa mga naapektuhan ng pandemya ay ang sektor ng edukasyon. Based from our assessment po sa numeracy, mababa yung mathematics. And tiningnan ko rin po doon sa senior high school, as a head of senior high school ako, tiningnan ko po yung assessment namin sa numeracy ng nag-aaral sa aming estudyante from this barangay, talagang mababa. Dahil dito, naisipan ni Jomar na tulungan ang mga mag-aaral sa kanilang lugar sa pamamagitan ng kanyang Project Pedicab na sinimulan niya noong taong 2020. Literal na nililibot ni Jomar ang kanilang lugar sa Barangay San Jose gamit ang isang pedicab habang daladala ang mga instructional materials upang turuan ng libre ang mga mag-aaral dito. Nag-improve po dahil noong una di po ako nakakasagot. Ngayon, nakakasagot na po ako. Basta po may pangarap ka, abutin mo po yun. Kahit gano'n pa po yung kahirap, ayun lang po mahalaga doon. Sa ngayon, unti-unti na rin lumalaki ang Project Pedicab ni Jomar dahil sa mga volunteer at pribadong sektor na tumutulong sa kanya. Education for me as a teacher po, it is a continuous process. Kaya anuman pong natutunan ko nung elementary, high school, college, hanggang sa postgraduate studies ko, I am sharing this to others para may transfer ko naman yung learning na acquired ko at magamit nila sa ibang bagay. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. Nasa mabuti ng kalagayan ang anim na mangingisda na una nang nai-report na nawawala matapos pumalaot sa karagatang sakop ng Camarines Norte at naabutan ng masamang lagay ng panahon bunsod ng Bagyong Karding. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang iba sa mga ito ay napadpad sa isla ng Butawanan sa Siruma, Camarines Sur, habang ang iba naman ay napunta sa Hamo Raon, Mercedes, Camarines Norte. Sa ngayon, nakabalik na mga ito sa kanilang mga pamilya. Patuloy pang pinaghahanap sa ngayon ng mga otoridad ang lima pang mangingisda. Umaasa naman ang PCG na ligtas rin ang mga ito at posibleng napadpad lamang sa ibang isla. Online English teachers sa Zamboanga City kumikita na aabot sa 30 hanggang 50,000 pesos kada buwan dahil sa kanyang hydroponics lettuce gardening. Kilalanin siya sa report ni Efren Mama ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Napuno ang 100 square meters na garden na ito ng mahigit sa 1,300 heads ng mga tanim na hydroponics lettuce sa Barangay Tulungatong, Zamboanga City.
Ang may-ari nito ay ang online English teacher na si Jeffrey Sereño, 29 na taong gulang at residente ng Barangay Recodo. Sa kasalukuyan ay aabot na sa 30 hanggang 50,000 pesos ang kanyang kinikita bawat buwan mula sa kanyang mga tanim. Nagsimula siya sa pagtatanim ng hydroponics noong 2021 kung saan nagsimula siya sa 8 heads hanggang sa dumami ang mga ito. Nanood ako ng video mga sa YouTube tapos naisipan ko na maganda pa lang parang ang saya siya kumbaga yung nagtatanim ka tapos medyo kailangan ko din ng extra income kasi ang nangyari kasi is nag-retire yung papa ko. Ang mga lettuce ay itinatanim na walang halong insecticides. So ang hydroponics is soilless, so wala siyang ginagamit na lupa. So ang pinaka-main medium niya is water nutrients. Si Rhoda Ebol, may negosyo na burger, ay suki na ni Jeffrey sa mga binibenta nitong lettuce. Kasi po, ito po yung ginagamit ko na panglagay ko sa burger ko kasi nagbebenta po ako ng burger. Masarap po, kinakain din namin, nilalagay ko sa fried rice, tapos pag mag-salad kami. Marami talagang possible ways para kumita. Kailangan mo lang maging creative, maging resourceful, and maging open. Ako si Efren Mamak para sa GMA Regional TV. Mga kapuso, 87 days na lang, Pasko na. Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Ako si Jesse Cruzat. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.